Kumusta mga Brad? Continuation lang ito ng video natin sa issue patungkol sa pag-claim natin sa Saba. E sino nga bang tunay na may-ari ng Saba? Ang Pilipinas ba o ang Malaysia? Ano ba ang tunay na pakay ng dating Presidente Marcos dito? Bakit nais niya ito sakupin at bakit naman gusto ito bitawan ng Administrasyong Cory at Noynoy Aquino? Kung bago ka lang sa akin channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Pinatotohanan ng Secretary General ng Sultanate of Sulu na si Abraham Ijinari noong March 2013. Binanggit niya sa naganap na forum sa UP na si Ninoy ay nag-offer sa Malaysia na tatrabahuin niya ang pagbibitiw sa claim ng Pilipinas sa Sabah. Kapalit ang suporta sa pagpapatalsik kay Marcos. Tinawag itong secret alliance. Sabi ni Abraham Ijinari, "There was a commitment to help oust Marcos and if Aquino assumes power, the claim on Sabah will be dropped." Dagdag pa ni Abraham Ijinari, ang Moro National Liberation Front o MNLF ay itinatag ni Nurmiswari sa tulong ng Malaysia para makapag-create ito ng independent state hiwalay sa Pilipinas. Kaya nga suporta ng Malaysia ay lantarang may kita sa pagpo-provide nito ng mga kampo at sanctuary sa mga kasundaluan ng MNLF mula pa noong lumalaban ito sa Administrasyong Marcos. Sa panahon ni dating Presidente Cory Aquino, priority nito na masigurado na ang 1987 Constitution ay ma-revise ang definition ng Philippine Territory at tuluyang mabura ang Sabah bilang parte ng bansa based sa historic claim nito. So sinubukan ni Cory at ng kanyang political allies na ipasa ang joint resolution na nagbibitiw ng claim sa Sabah. Pero nabigo si Cory na masecure ang suporta ng Member of Congress. Gayunpaman, pinagpatuloy pa rin nila ang Constitutional Commission na magbibitiw sa claim ng Pilipinas sa Sabah. Taong 1987, nung nagsimulang makuha ng langis ang Malaysia sa Sabah, habang patuloy na pinupondoan ng mga armas ang kasundaluan ng MNLF at ibang armadong grupo. Noong March 2009, ang Amended Baselines Law ay inaprubahan na nagresulta sa paglabas ng Sabah sa Philippine Territory. Sa amended law na ito, inalis ang Section 2 ng 1968 law, kabilang ang phrase na nagsasabi na ang Pilipinas ang tunay na nagmamay-ari ng Sabah. Ito yung inalis. "The territory of Sabah, situated in North Borneo, over which the Republic of the Philippines has acquired dominion and sovereignty." Ang pag-alis ng specific reference na ito patungkol sa Sabah ay nagdulot ng malaking problema sa ginagawang pag-claim ng Sultanate of Sulu. Nung panahon naman ni Noynoy Aquino na anak ni Ninoy at Cory, inoffer ni Noynoy na tuluyan ang abandonahin ang claim sa Sabah kapalit ang suporta ng Malaysia sa Bangsamoro Basic Law. Hindi isinama ang mga Sulu leaders sa naganap na Bangsamoro Peace Agreement. Noong 2013, sumugod ang Sultan ng Sulu sa lahat dato Sabah para bawiin ang lupaing narapat sa kanila at sa Republika ng Pilipinas. Marami ang nasawi sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng Malaysian security personnel at mga tagasunod ng Sultanate. Dahil dito, 9 na Pilipino ang sinentensya ng bitay ng Malaysia. Ang tanong, ano nga ba ang tunay na layunin ng Malaysia sa ating bansa? Ang mapigilan lang ba ang Pilipinas sa pag-claim nito sa Sabah? O dahil may malaki pa itong interes sa ilan pang bahagi ng kalupaan na pagmamay-ari ng Sultanate noon? Kung maaalala sa nakaraan kong video kung napanood niyo yung last video ko, nagbigay babala ang Malaysia sa Pilipinas, partikular kay Presidente Duterte, na mag-ingat sa China patungkol sa China debt trap. Sinabi niya lang ba ito para magpabango sa Pilipinas? Eh lalo na't umiinit uli ngayon ang usapin sa Sabah sa panahon ng kasalukuyang Administrasyong Duterte. O di kaya naangamba lang ang Malaysia sa China na mapalalim ang relasyon ng Pilipinas dito na siguradong maapektuhan ang bilateral ties ng Malaysia at Pilipinas? Sa interview ng ANC kay Mahathir Mohamad noong 2019, iginiit niya na walang claim ang Pilipinas sa Sabah. Sinalag naman ito ng Malacanang. Sabi ni Secretary Salvador Panelo, "Eh yan ang posisyon ng Malaysia,
Pero ang posisyon ng Presidente Duterte ay mayroon tayong claim dito. Naging mainit pa ito dahil sa tweet ng DFA Secretary na si Teddy Boy Loxin. Nagsimula ito sa tweet ng US Embassy ng Pilipinas noong nag-donate ito ng 500 hygiene kits para sa mga nakabalik na Pilipino sa Zamboanga at Bongao Tawi-Tawi mula sa Sabah, Malaysia. Dun sa pagkabanggit sa tweet na Sabah, Malaysia, umalma rito si Teddy Loxin. Sabi niya na ang Sabah ay hindi sa Malaysia. Kaya pinapa-edit ni Teddy Loxin ang announcement ng US Embassy. Ang Foreign Affairs naman ng Malaysia ay nagimutok sa pahayag ni Teddy Loxin at sinasabi na irresponsable raw ang statement ng Foreign Affairs ng Pilipinas. Ang Sabah raw ay pagmamay-ari ng Malaysia at kailanman ay magiging parte ng Malaysia. Kaya pinapatawag nito ang ambasador ng Pilipinas na nasa Malaysia para magpaliwanag. Ayon naman kay Atty. Jose Lorena na miyembro ng Bangsamoro Parliament, tama naman daw na igiit ng Pilipinas ang karapatan nito sa Sabah. Pero dapat daw idaan ito sa diplomasya, huwag daw daanin sa social media. Nanindigan ng Pangulong Duterte na hinding-hindi abandonahin ng kanyang administrasyon ang claim nito sa Sabah. Kung pagbabasehan ng history, napakalinaw na ang Sabah ay parte ng Pilipinas at hindi ng Malaysia. Malinaw din na talagang binitawan na ng Administrasyong Cory at Noynoy Aquino ang Sabah. Malamang kung nabawi na natin ito noon pa, sigurado malaki ang pakinabang ng ating bansa rito. Lalo na sa mga natural resources na meron nito tulad ng langis. Ang masabi ko lang, pwede nating i-take yung advice ng Malaysia na mag-ingat sa China. Pero mag-ingat din tayo sa Malaysia at huwag tayo masyadong pakampante. Lalo na hanggang ngayon, hindi pa tapos ang issue patungkol sa Sabah. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.